Hello guys, good morning. After ng bagyong Ulysses, magluluto ako ng laing. Inuna ko na muna yung aking baboy. So, pinamantika ko na siya kasi dito ko igigisa yung anak ko. Ito pala yung gabi natin. Ito. Nabili kasi yan ni husband before magpag yung Ulysses. So, sariwa kasi siya. So, binilad muna natin sa araw kasi mas maganda na medyo dry. So, wag na masyadong dry kasi pag dry na dry ang dahon ito o yung gabi, matapos siya sa gata. So, hindi maganda, diba? Mapapamahata. So, yan. Hintayin ko lang siya medyo matuyo. Kasi nung pinasok ko siya sa bahay, na-stuck siya, parang nagka-amag or namasa-masa. So, hindi naman masama yun kasi ayan naman yung araw, pinapatuloy pa natin siya ng mas todo or maalis-alis lang yung parang mamasa-masa. Hello guys! Igigisa na natin ang ating alamang. So, unahin natin ang ating sibuyas. Ayan yung naging mantika ng baboy na pinamantika natin. So, sibuyas. Ayan. Ayan natin yung muna medyo magito. Yung alamang natin, hindi ko ilalahat yung alamang kasi masyadong marami baka umalat ng ating lain. So, yan, medyo transparent na. Lagay na natin ang ating sibuyas. So, yung ating bawang. Yung bawang hindi ko nilahat kasi gagamitin pa natin yung mamaya ito sa lain. Kasi masyadong maliluto siya. Samahin na natin ang ating baboy at ang sibuyas baboy. Yung luya, hindi naman ako naglalagay ng luya para sa ating alamang. Kaya naiwan siya. Dun yung mismo sa laing natin lalagay. Yan. Na medyo, kailangan ko medyo parang maging crunchy yung ating bawang. Hindi natin siya maging. Medyo maging crunchy lang yung bawang. O golden brown pala. Mas masarap ang ating alamang. Ayan guys. Ayan guys, nalagay ko na yung ating alamang. So, mas pala sa mga kasama rin sa mga kapatid sa ating alamang. Yung alamang, pinatulog siya. Ayan guys, ilalagay ko na yung ating luya dito sa ating alamang. Bali, pinatay ko muna yung apoy kasi nga baka kasi masyado maluto yung alamang. Guys, ikinalat ko lang yung alamang sa ating kawali saka ko ilalagay yung asparagus. Ito na guys, ilalagay ko yung ating dahon ng gabi. Mahina lang yung apoy para hindi siya masyado agad maluto or ano, slow cook yung gagawin natin. Yan, after ko niyan, ilalagay. Guys, nilagyan ko siya ng ano, nilagyan ko siya ng konting tubig, mga kalahating tasa, para mas maluto yung dahon. After niya maluto, saka ko lang ilalagay yung gata. Ayan guys, medyo kumukulo na. So, tatakpan natin para dyan maluto yung ating ano, yung dahon. Guys, nalagay ko na yung dalawang nor cubes natin na hipon. So, napansin nyo kayo na, di ba, hindi ako naghalo. So, ngayon ko lang pa hahaluin. Kumbaga, babalik na rin natin yung gabi kasama na yung alamang. Ayan. Medyo ipapailalim natin yung part na nasa ibabaw kaya ng gabi. Yung mga dahon. Guys, hanggat maaari, iwasan natin ng halo-halo. Kasi dun yung tendency na umate. Ewan ko, sabi nila, wag daw halo ng halo. Kasi yun nga daw yung pwedeng mangate o makati yung gabing pagkinain natin. Makati siya sa tila o sa lalamunan. Yan. Hintayin ko lang na medyo kasi medyo may nakikita pa ako medyo sariwa na dahon. Hintayin natin siyang talaga maluto. Saka natin ilalagay yung ating kakang gata o unang gata. Yan guys, nailagay ko na yung dalawang tasa ng kakang gata o yung unang biga ng nyog. Kaya siya tinawag na kakang gata. Lagyan natin ng betchin para ng ajinomoto para mas lalong sumarap siya. Ayan, kalahating sachet lang nilagay ko. Ayan, mahina lang yung apoy natin para kumbaga mas ma-absorb ng gulay, ng dahon ng gabi, yung ating gata.
para maiwasan din kumati yung dati. Nilagyan natin siya ng sili, siling labuyo para mas masarap o mas ganahan tayong kumain ito ng sili. Wala pong ano, siling pansigang. Maganda rin sana ito kung may siling. Pinya na itatanong guys, isa ito sa paboritong ulam din ng mga bata at may lahat at may husband, syempre pati ako, yung favorite namin yung lae. Alam nyo, hindi si pagkayabang, masarap akong magluto ng lae. Ito na yata yung nasabi ko, isa rin sa special thing ko. Pag nga nagpo-post ako nito sa FB, nagtatanong yung mga friends ko kung paano ako magluto nito. So, ito na yung pagkakataon nyo, malaman kung paano ako magluto ng lae. So, may isa sa akin nag-request kung paano daw magluto nito. So, hindi na nakapaghintay na ma-vlog ko itong pagluto ng laing. Si Ma'am Siman. Hi, Ma'am Siman. Shout out po. Ma'am Pesiman, HR manager ko dati ito sa SM Makati. So, siya na yung naunang ano, mag-try kung paano ako magluto ng laing. Alam nyo guys, ang isang sikreto sa pagluto ng masarap na laing is yung huwag yung madaling maluto. Kumbaga, mahina lang yung apoy. Lalo pag nailigay nyo na yung gata, kasi yun yung tendency mas maganda yung pagiging malangis niya. Saka yung baboy niya is ano, ang sarap, ang lambot na parang melt in your mouth. Yun yung sikreto. Dapat sa lahat kasi ng bagay sa dito sa mundo, o diba, may drama. Hinay-hinay lang, huwag masyadong mamadalihin. Kumbaga, mas masarap nga raw ang isang pagkain kung naluto siya ng dahan-dahan o slow cook. At syempre, masarap magluto at alam mong masisiyahan o mag-i-enjoy yung pinagluluto mo. So,